Alright, so mga kababayan, good evening. Itong video na ito ay talagang dagdag kaalaman na naman sa atin. Pero hindi ito about sa istorya. About ito sa puna ni Professor Tontong Contreras dito sa mga ano tawag nito? Mga supporters ni Madam Aureng. Siguro familiar sa inyo kung sino si Madam Aureng. Eh, kung saan banat ng banat dito kay President Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi nga ni Professor Tontong Contreras ay itong mga tao na ito ay hindi niya maintindihan kung may isip ba ito. Kasi talagang hindi nag-iisip eh. Wala pa nga daw isang buwan itong si President Bongbong Marcos. Hinahanapan na nila ng milagro. Grabe. At kuda ng kuda lang dahil nga ay isa sa mga natingnan niya ay itong, alam niyo na, yung sinuportahan nilang kandidato ay loser, talunan. Kaya bumibira ngayon, wala pang isang buwan, naghahanap na ng milagro laban dito kay President Bongbong Marcos. Kung anong bagay nilang pinupuna, ayon nga kay Professor Tontong Contreras, no? Papanood niyo mamaya sa video ipapakita ko sa inyo, talagang hindi nag-iisip itong mga ano na ito, mga tao na ito, basta't may masabi lang, di baling magmukhang timang, basta't may mapuna lang kay President Bongbong Marcos. So napakaganda itong video na ipapanood ko sa inyo, mga kababayan, dagdag kaalaman sa atin. Ito'y halo-halo na, no? May mga diniscuss na dito patungkol sa kay Joel Lamangan, bagamat hindi yan binanggit dito. Yung moving inalmahan niya dito yung bira ni Joel Lamangan eh, dahil nalamangan nga ni Daryl Yap. Imagine mo, Lamangan kasi ng apelido mo, tapos nilamangan ka lang ng isang batang direktor. So ito na, panoorin niyo ito, mga kababayan. So ang video na ito, ang credit to Professor Tontong Contreras, at ang pinalitan ko na yung kanyang background, hindi yung original na background ni Tontong Contreras, hindi ganyon. Pinalitan ko ng background ni Miorinde Sara Duterte, President Bongbong Marcos, sa kanilang ginawang meeting, dahil nga yung issue nito ay patungkol kay President Duterte at President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Let's go. Panoorin natin. Popos ko lang saglit kasi lalabas kong volume kasi nakamute siya. Let's go. Panoorin nyo. Ang video nito, credit to Professor Tontong Contreras. Ngayon, ang iba naman, grabe ang kuda, talagang banat ng banat kay Pangulong Marcos na para bagang teka muna, di ba? Wala pa 30 days yung mama, gusto niya gumawa na ng milagro para masabing meron kayong bibig, meron kayong dila. Kasi hindi natin masasabing may isip kayo eh, kasi hindi nyo ginagamit ang isip nyo pag daldal kayo ng daldal nang hindi nyo naman ina. Tama. Yun lang naman ang mapapanuhayin pag kuda ka ng kuda ng ganyan eh, knee jerk, na meron kang bibig, may dila ka, pwede kang magsalita. Pero wala namang isip. Sabi na nag-iisip ka, kaya may utak ka, 'di ba? Karapatan natin magsalita. Pero sana maging responsable tayo. Huwag tayong mag-contribute na sa ingay. Although sinasabi nga nila, mabuti din yung nagsasalita kaysa sa lang nanahimik. Mabuti naman talaga. Pero kapag naman nagsasalita ka, gamitin mo naman ang karapatan mo sa tama. Tama. Kasi parang minsan hindi na nakakatulog. Okay? O sige po, dito lang ako. Medyo naiirita ako kapag yung hindi pa nga hindi pa naman nakaisang buwan ang Pangulong Marcos. Mag-iisang buwan siya sa July 30, di ba? Ang sona niya sa July 25. Kaupo pa lang yan noong June 30. Parang marami nang in-expect agad na milagro ang mga tao. Pag nagbabasa ako doon, ako napipika. Na para bagang, teka muna, hindi pa na, wala pang isang buwan ang taong ito. In fact, ang ibibigay nga na usually na period, symbolically, 100 days. Pagbigyan mo na ng isang 100 na araw. Pero, pwede naman punahin eh. Ako nga bumupuna eh. May mga pinuna ako, di ba? Pero yung pagpupuna ko is not to take down but to comment so that hindi na ulitin. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng hindi tayo magsalita pag may nakikita tayong hindi maganda. At yung puna, dapat doon sa mga bagay-bagay na it will matter. Okay? Now,
Ako inaamin ko may mga pinuno na ako kay Ferdinand, President Marcos. Well, hindi ganoon kadami, pero ang isang pinuno ko nga sa kanya, yung pag-veto na yung Bataan Export Processing Zone na hindi na kailangan sapagkat nag-expire na yung Bataan ba o batas. Bulacan? Hindi naman talaga mapapasa Na? dahil naabutan nung Ba't Bataan? Bulacan adjournment yun ng eh. Congress na hindi napipirmahan at hindi naman nag-lapse. Kulang sa 30 days para mag-lapse into law. Yun, dahil yun ay technical na bagay. At yun ay hindi para siya pagduhagiin, kundi para ikomentaryo lang ng sana iwasan na natin ito. Pero sabi ko naman, to be fair, baka naman talagang kahit ganon, gusto niyang ilabas kung ano man yung kanyang komentaryo doon sa panukala ng batas. Dapat maging fair tayo. Ngayon, ang iba naman, grabe ang kuda. Talagang banat ng banat kay Pangulong Marcos na para bagang teka muna. Di ba? Wala pa 30 days yung mama, gusto niyang gumawa na ng milagro. Meron akong nabasa na taga Mindoro yata yon na yun. Nagkaroon daw ng crisis sa so, enerhiya sa supporters ni Mindoro. Lenny Robredo to eh. Ang nang si Lenny Robredo daw pinangako na pipigilan niya ang crisis ng energy sa Mindoro. Natalo si Lenny sa Mindoro. At tapos nga sinisisi yung mga botante, bahala kayo diyan. Pinili niyo magkaroon ng energy crisis. Na para bagang teka muna, wala pang isang buwan yung tao. Alam mo ba kung gaano masusolusyonan ang problema ng enerhiya sa isang isla? Ano bang gusto mo? I-commander lahat ni Bongbong Marcos, ni President Marcos, yung lahat ng mga power barge sa buong Pilipinas at talhin sa Mindoro? Eh, di ba diktadura yun? Ano ba, mag-state emergency ba siya na lahat ng mga power companies orderan niyang maglagay ng energy sa Mindoro? Di ganun yun kadali. Kaya natatawa ako dun sa mga ganun. Pero alam naman natin kung saan ang galing itong mga to. Itong mga to kasi ito yung mga galing sa posisyon ng natalo yung kandidato nila, talagang they just keep on ranting and ranting. Pero nakakainis na rin kasi minsan eh. Actually ako, may mga naliligaw pa kasi sa page ko na ganun, so, sa newsfeed ko na mga ganun. Kasi kahit mga kaibigan ko, sinusnus ko eh pag bitter. Kasi of course, I want to retain the friendship but I don't want to keep on reading these things na, Diyos ko, tapos na eleksyon, May 9, tapos na. Natalo na si kandidato nyo. Eh bakit hindi pa tumahan muna at pagbigyan muna yung tao? Eh may mga ganyan eh. Kuda ng kuda, bla 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 bla, porque may karapatan. Pero syempre may karapatan din akong i-screen out kung sino yung mababasok. I'm sure marami din sila na ako ngayon i-inisnus. Alam ko yan. Alam ko na marami akong kaibigan eh, na i-sinusnus ako. And I it's their right. Ayaw nila ako mapakinggan eh. Na-identify pa rin nila ako kay sa doon nakikita nila yung pait ng pagkatalo nila pag nakikita nila ako, di ba? Dahil criticize ko yung kandidato nila, you know, that's the right. But you know, for me, I have a right as well to not to listen and not to hear them. But I just wish people, they're good friends of mine. You are my friends, you are my followers, you are my listeners, you watch me. Sana ganun din tayo, di ba? So, may mga ganun. Meron namang akong mga nababasa kunyari itong Made in Malacañang. Hype na hype sila sa Made in Malacañang. 'Di ba? Ito na naman same crowd dito, galing ito doon sa mga masasama pa rin ng loob sa ngayon, hindi maka-move on na. Hindi pa nga trailer lang na panood. Akala mo na panood na yung buong scene. Hinusgahan na ito ay kasinungalingan na naman porque nakakita lang ng eksena na mayroong mga sulo, 'di ba? Na yung mga pumunta sumugod sa Malacañang, parang sabi ko, alam ba nila kung ano ibig sabihin ng artistic license? Alam mo, hindi naman ang isang likhang sining kahit galing nakabatay sa reality, may karapatan ang director na embellish. Ang tawag diyan artistic license. Hindi ka naman tinalam, malay mo yung eksena pa lang, yung panaginip lang. Tapos, oops, hindi pala totoo. Wala naman palang sulo. Then people are already judging a film on the basis of a trailer, on the basis of a bias. I cannot understand why you would react that way. Ayun namang mga iba na medyo sensitive, nagagalit kasi bakit to sinabi doon na si President Marcos, nung kinausap siya ni Marcos Sr., parang sinabihan, in-imply na tamad, wala kang ginagawa kundi puro party, punta ng bar. Para bang, teka muna, malay mo may kasunod na linya yun, hindi lang sinabi doon. Di ba? It's just an effing 2-minute trailer. And then you're already forming conclusions. Meron pang isang batikang director na gusto ko sana hinahangan ko man ito. Nagalit na galit at magagawa pa daw siya ng pelikula para kontrahin at supply ng Made in Malacañang.
na parang sabi ko, direct naman. Di ba? Trailer pa lang yan, hindi mo pa nga napapanood. Eh, sa totoo lang, may ginawa siyang pelikula noon. Di ko nangangalanan. Pinost ko sa Facebook ko. Di ba? Baka baking sensitive sa iba, lalo na sa ibang mga tagapanood ko. Eh, criticize din yun. Dapat, dapat in-embellish din niya yung biopic, yung tunay na buhay ng isang sikat na tao, ay yung isang founder ng isang pinagpipitagan nating mga ng reliyon na marami tayong mga kaibigan mga tagapanood, in-embellish niya yung kanyang pelikula tungkol doon sa religious figure na yon, di ba? Ay di naggumamit siya ng artistic license. Kasi alam mo, manood kayo ng mga drama na binase sa tunay na pangyayari. Katulad na lang kagabi, napanood ko yung Joe Bell, yung isang tatay na naglakad sa Amerika para ipaglaban ang laban sa bullying sapagkat yung anak niyang gay ay binuli sa eskwelahan at nagpakamatay. So, yun ay tunay na nangyari. Pero may mga may eksena doon embellished. May mga hindi yun talagang tunay na sinabi niya to, nakigoynawa niya to. May, kasi yun ay dramatization yon ng isang tunay na pangyayari. And therefore, directors have the right to embellish for artistic purposes to make it more powerful. Eh kahit nga yung The Crown, di ba kwento ni Queen Elizabeth, naging problema ngayon ng Netflix kasi yung nag-react yung Your Royal Family na maglagay naman kayo dyan ng disclaimer na hindi ito totoo. Eh sabi ng Netflix, ba't maglalagay pa kami? Lahat naman ang nanonood yan, alam na yan ay drama. Di ba? So I just can't find it in my parang may makakuda lang. Di ba? Parang teka muna, unang-una, hindi pa nga pinapalabas yung scene. Trailer pa lang, dami nyo ng kuda. Panoorin nyo muna nga kaya. Di ba? Bago kayo maghusga, sasabihin, this is going to be again a lie. Full of lies, you know. Now, if you're going to judge the entire movie just because of a scene where you think it's not factual, in a dramatization of a real movie, of a real event, when in fact there is a principle of artistic license, then there's something wrong with you, I tell you. You're just consumed by your bias. Di ba? Parang bakit ganun? Ang dami pong ganyan, ang dami ko nababasa, kaliit-liit bagay, sisisihin agad ng presidente. Di ba? Kaliit-liit ang bagay. O, eto pa. Di ba sabi ni Pangulong ni Vice President Duterte na DepEd Secretary din? Nalilito ako, paano ba natin siya i-refer? Ang haba, Vice President and DepEd Secretary. VP DepEd Sec. Parang ganun. Si VP DepEd Sec, Sara Duterte, nagsabi na sa November 2 daw absolute 100% face-to-face na ang mga eskwela. Pero after the cabinet meeting, naglabas ng statement sa Pangulong Marcos na sa mga special, yung mga specific areas ay pwedeng blended. So there is a room. And then later, naglabas ang DepEd na nagagawa na sila ng mga pulisiya para tingnan kung ano yung mga lugar o kondisyon na pwedeng magkaroon ng blended o flexible o high flex learning. Bumanat na naman itong mga kritiko. Sabi eh, kita mo yan, this is a government in disarray. They are not speaking to each other. Wala silang group chat. Parang, teka. Sa akin naman, ang tingin ko doon, ang Pangulo nakikinig sa feedback. Pero at the same time, binibigyan niya ng laya ang kanyang mga under mga alter ego niya na magkaroon muna ng sarili ng diskarte. Alam nga namang lahat na lang araw-araw bubulungan direktahan ng Pangulong Marcos si Sara Duterte. Itong sabihin mo, hindi naman pwede yun. May mga talino yan eh. Nakaka-insulto naman yan sa mga ilalagay mo. Iniligay mo sa posisyon kasi alam mo na kayang gawin yung trabaho. Tapos, hindi mo bibigyan ng laya na mag-isip muna ng panukala and then saka na natin pag-usapan kung okay. Di ba? Hindi yun reflection ng isang government in disarray. It is a reflection of a president who listens to feedback but at the same time provides his alter ego the latitude to craft their own policy statements first subject to the approval of the president. Kasi ayaw naman natin yung secretary na pag tinanong mo, teka muna, kukonsultahin ko muna ng presidente. Pero ayaw naman natin ng ganun. Tama. Di ba ayaw naman natin, no comment.
kasi wala pa kaming meeting. Mainis na sa ganun, pero sabi, kaya ka inilagay dyan para maglabas ka muna. Anong tingin mo? Alam ko na sa isang cabinet meeting, nagkakaroon dyan ng paglalahad ng mga kuro-kuro, at the end of the day, there will be an agreement. And of course, the view of the president takes he is the president after all. Diba? Itong mga itinalaga niya yan, mga alter ego niya yan, ipapakinggan niya ano yung opinion mo, pero teka muna, mayroon pang ibang opinion. So tingnan natin, at the end of the day, yung absolute na face-to-face, binigyan ng opening na pwede magkaroon ng blended and flexible kapag angkop sa mga specific areas. Hindi general. So optional. Optional na naman. So yun yung sinasabi, optional in a sense that it has to be like, iba yung optional kasi parang doon sa school na yon. Ito, sinasabi, magkakaroon ng criterion kung saang mga lugar. Kasi tinanong na rin ako niyan minsan, paano daw kapag meron namang surge? Di walang magagawa kung walang may surge. Di wala tayong magagawa. Kailangan mo nang walang pasok. Parang bagyo yan. Di ba? Sinasabi ba natin, hindi naman kailangan magkaroon pa ng pulisya na sabihin pa ni Sarah, oh, lahat face-to-face, maliban kung may bagyo, hindi face-to-face, eh, naturalmente, common sense yun. Diba? Oh, lahat ay, alam nga naman, kapag meron talagang matinding, talam, okay, COVID yan, o pandemic yan, ng o epidemic ng dengue, o kung anumang sakit, naturalmente, ititigil yung pag-aaral ng mga bata dun sa lugar na yun. O baka lumipat sa online. So ano bang problema natin dito? 'Di ba? Para lang may mga masabi ang mga tao. Ngayon. So 'yan mga kababayan, hanggang diyan na yung video ni Professor Tonton Contreras no, na ipinakita ko sa inyo. Yung bahagi na 'yan, aking sinipi ko 'yan para ipakita sa inyo yung mga kuda ng mga anti-Marcos. Gamitin natin ang word mga anti-Marcos kasi klarong-klaro naman kasi itong mga ito ay anti-Marcos dahil wala namang kalatoy-latoy, walang kadahi-dahilan, yung mga bagay ay pinupuna nila para may maisabi lang. Sabi nga ni Professor Tonton Contreras ay talagang parang hindi nag-iisip, no? Hindi ginagamit yung utak. Hindi nag-iisip, hindi ginagamit yung utak, basta't maipuna lang sa Pangulong Marcos, tira ng tera. Palibasa kasi mga ito mga kababayan ay mga anti-Marcos, di ba? Ayan, nakatikim na naman kayo ng payo kay Professor Tonton Contreras. Kaya ngayon, si Professor Tonton Contreras ay sinusugod ng mga pinklawan, mga kababayan. Kinakainisan siya ng pinklawan dahil nga sa mga puna niya at sa mga saway. No? Mga saway. Sinasaway niya kasi yung mga pinklawan na wala sa hulog, kagaya nung kanina, di ba? Na patungkol sa energy doon sa Mindoro. Sinisisi niya yung mga botante dahil binoto si President Bongbong Marcos kasi doon sa part ng Mindoro ay landslide doon si President Bongbong Marcos . Talo yung si Lini Robredo doon. So ngayon, diba, sabi niya, ngayon ay sinisisi niya yung bumoto kay President Bongbong Marcos kasi nangako si Lini Anya doon na kapag nanalo si Lini, solusyon niyang energy. O ano namang isosolusyon ni Lini Robredo doon? Aber, naniwala ka ba sa mga pangako ni Lini Robredo nung eleksyon? Tae talaga ako. So yan lang muna mga kababayan at maraming salamat at kita-kits tayo bukas. See you. Brand out pala dito sa aming bukas mga kababayan maghapon. 8 to 5 p.m. yung brand out. I'm sorry. Siguro mga linggo na tayo magkikita o di kaya Saturday ng gabi mga kababayan. So maraming salamat. Good night at ingat kayo palagi. Yan. Sign off na.